Ngayong araw nga, tatakas muna ako dito sa tinutuluyan ko. At sa tabi ng dagat, doon Nga. muna tayo matutulog. At for today's video nga mga guys, samahan niyo muna ako maging boy scout. Chot! Hinintay ko talagang tumila yung ulan. Kasi kanina sobrang lakas. Akala ko nga hindi natitigil. At akala ko din hindi na matutuloy itong content ko. Chot! Yung gagawin ko pala ngayon, magka-camping ako mag-isa dito sa tabi ng dagat. Gusto ko din kasi may experience to. Kaya nagbaon din ako ng tent. At saka ng mga pangluto na pwede kong gamitin dito. Dinala ko na lahat. Kasi boy scout nga tayo ngayon mga guys. Nakapag-boy scout ka talaga. Kailangan handa ka sa lahat ng mga posibleng mangyari. Tinabi ko na nga muna tong iba kong bitbit para makapagsimula na ako makapagbuo ng tent. At etong tent nga nabubuin ko. Eto na din yung gagamitin nating tulugan. Nabili ko lang din to kanina. Bago nga kayo pumunta ng Subic. Naganap din talaga ako ng tent. Kaso nga lang parang hirap niyang buuin. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, inaantok na ako. Kaya parang gusto ko na lang dito matulog. At hindi na buuin tong tent. Pero kailangan kong buuin to. Kasi baka bukas dinadaanan na ako ng mga magsiswimming dito. May experience din pala ako dati sa pagbuo ng tent. Medyo kabisado ko na rin siya kung paano siya buuin. Sa una medyo mahirap. Pero kapag nakasanayan mo na nga siya, mabilis na nga lang din siyang buuin. Nakakalito lang din siya kung saan siya papasok. Pero kung susundan mo naman yung step kung paano siya gawin, mabilis mo lang din siya matututunan. At yung kabila ang dulo nga, sila na din talaga yung magiging lock nung tent. At makalipas nga ng ilang minutong pagbubuo, ito na yung naging resulta. Medyo maganda naman yung kinalabasa. Kasi maganda yung pagkakatayo niya. Nakaitli pa rin nga kami ng hangin dito. Hindi din kami matatangay. At pagkatapos ko nga mabuo yung tent, ginawa ko na nga din yung dala kong unan tsaka at dito nga sa loob, dito na din talaga ako matutulog. At sana nga lang talaga pag-gising ko, nandito pa ako sa pesto. Baka kasi bukas nasa kabilang isla na ako. Chot! Ang galing nga nito nabili kong tent. Kasi meron silang parang kulambo dito. Naiwas na din sa kagat ng lamok. Kaya kahit buong gabi ako matulog dito, hindi rin talaga makakapasok yung mga isda. Ay lamok pala mga guys. Di pa nga ako makatulog ngayon. Kasi nanonood ka pa ng vlog dyan. Chot! Alam nyo naman siguro ako, nasa tuwing gabi nga nagugutom. Kaya kahit nandito tayo sa tabi ng dagat, nabaon din ako ng mga pagkain na pwede nating lutuin dito. Gusto ko sana mamingwit sa dagat para may makain. Kaso nga lang baka pating yung makuha at ako yung kainin niya mga guys. Kaya nagbaon na lang din talaga ako. Isamji din pala natunayan dito. Natunayan ko na nga din muna palang lutuin tong noodles. Mabilis lang din kasi siyang lutuin. Ilang minuto lang makakain ka na. At habang hinihintay ko nga pakuluin yung noodles, ipapakita ko na nga muna sa yung view ko dito. Sarap pala magluto sa ilalim ng buwan. Tapos yung naririn rinig mo lang yung hampas ng tubig na dagat. Sabay mo pa yung preskong hangin. At isabay mo na din itong pagkagat ng aso sa iyo. Chot! Mabait naman pala si Doggy. Kasi di naman niya ako kinagat. Yun nga lang, kinagat yung videographer ko. Chot! Na medyo malambot na nga itong noodles. Nilagay ko na din itong ibang sangkap na pampalasa. Naglagay din pala ako ng ibang sangkap. Nakaraniwan ko nga nakikita sa mga ibang Koreano na kumakain ng gantong klaseng noodles. May plastic pa nga itong isa. Kaya tinanggal ko na muna. Baka kasi itong noodles maglasa ng plastic. Sobrang bango nga niya mga guys. Kaya sa mga oras nga na yan, sobrang nagugutom na din talaga ako. Kaya itong niluto ko nga na noodles, sinalay ko na din siya sa lalagyan. Para makapagsimula na makapagprito na gagamitin natin pang samji. Dinamihan ko pala sa pagluto. Kasi kanina pa ako hindi kumakain. At saka pag ganitong oras sobrang nga, sobrang din talaga ako nagugutom. Ewan ko ba? Sobrang sarap ko kumain pag gantong oras. Kaya kung tatanungin niyo ako anong ginagawa ko tuwing gabi, kumakain talaga si Chow. Meron din pala akong kimchi dito. At paste na gagamitin nga sa pangsamji. Kaya habang hinihintay ko nga maluto yung pork, sisimulan ko nang kainin tong noodles. Ang sarap nga nang niluto ko noodles ngayon mga guys. Malalasahan mo talaga yung tubig ng dagat. Chot! Kaya din noodles pala yung niluto ko ngayon. Kasi nagsisimula naman yung tag-ulan. Kaya sobrang sarap na naman humigop ng sabaw. Kaya nga lang ito noodles nga na to, walang sabaw. Kaya puro noodles na lang din talaga itong nakain ko. Binalikan ko na nga din pala tong pork kasi luto na din siya. At dito nga sa gulay, pinagsama ko yung kimchi at saka yung naprito na ding pork. Sobrang sarap nito mga guys. Kaya kung hindi mo pa nga na-try mag-camping, eto na yung sign mo. At syempre huwag mong kalimutan magdala ng baon kasi mapapalaban ka talaga sa gutom dito. Naiwan ko nga yung chapstick dun sa tinutuluyan ko. Kaya etong tong na lang yung ginamit kong pangkain. Gusto ko na nga lang din kamayin to. Kaso nga lang baka may mag-comment bakit ko kinamay. Chot! Kung late mo na din pala ito napanood, lalo na madaling araw ka nanonood ngayon, ako na din ang hihingi ng pasensya. Kasi panigurado, magkikrave ka ng samji ngayon. Pero huwag ka mag-alala, pareho lang din tayo ngayon kasi habang nag-i-edit, magkikrave ulit ako ng samji. Habang kumakain pala ako dito mga guys, dumami yung mga aso na pumunta dito. Mukhang may balak yata to sa akin mga guys. Pero bahala sila dyan, basta ako nagugutom. Ang sarap pa naman ng pork kapag mainit, lalo na kapag bagong luto. Namabusog na nga ako. Pinatay ko na din yung kalan para makapagligpit. Hindi ko na masyadong dinamihan yung pagkain kasi baka mabusog pa ako na sobra. Kinantok na din kasi ako. Kaya para bumaba na nga muna yung mga kinain ko, tumambay na muna ako dito sa tabi ng dagat. Wala kang magawa dito. Kaya sinulat ko na lang din yung lagi yung tinatawag sa akin. Kahit hindi naman ganyan talaga yung pangalan ko. Chot! O sige na mga guys, matutulog na nga muna ako dito sa tent. I-update ko na nga lang din kayo bukas kapag maganda yung tulog ko dito. Ayun lang. Bye-bye!